ng kalangin at pagsamo ng mayan mo. Biba po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan. Nangusap sa akin ang tini na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatuntong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito, mapait iyan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot pukyutan, ngunit ng malunukunay, pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika, at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na sundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang guro na nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamoy yaong aking minimithing kautusan.
O kay tamis, sanam namin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Narinig natin sa Ebanghelyo ang mga pambihirang pagkakataon na nagagalit si Jesus Nazareno. Minsan lang siyang magalit. Kaya makinig tayong maigi. Dahil natitiyak ko naman po, wala sino man sa atin ang gustong magalit si Jesus Nazareno. Bakit siya nagalit? Nasa templo siya at nakita niyang marami ang nagtitinda at sabi nga niya, ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw ang templo. Minsan may napatanong sa akin, parang Quiapo yata yan, Father. Maraming nagtitinda, pugad ng mga magnanakaw. Diba? Kilalang kilala tayo, lalo na nung dumating si Tanggol. Naging parang pugad tayo ng mga magnanakaw at mga kriminal at parami tuloy tao, takot pumunta sa Quiapo. Yun ho ba ang pinatutungkulan ni Jesus sa Sareno? Bakit may mga nagtitinda?
Hindi ho nila tinitinda doon yung mga kakanin, fishbowl, sa malamig, o anumang mga kagamitan. Hindi po yun yung mga nagtitinda na tinutukoy sa templo. Bakit may mga nagtitinda sa templo? Alam niyo po, nung panahon ng Panginoon natin, may mga pagkakataon, bukod sa dasal, bukod sa abuloy, meron silang kailangang ialay. Natatandaan po ninyo, si San Jose at ang mahal na birhen, 40 araw matapos ipanganak si Jesus sa Sareno, nag-alay sila ng mga kalapati. Kasi po, sa templo noon, may mga hayop na kailangan silang ialay. Yung kalapati, yun ay para sa mga mahihirap. Kung medyo nakakaangat ka, tupa. Pag talaga namang kargado ka, baka ang iaalay mo. Hindi kaya ni San Jose at ng mahal na birhen yung baka, kaya kalapati lang sila. Pero dapat, yung mga alay na hayop na yon na kakatayin at iaalay sa sakripisyo ng altar noon sa templo, dapat po walang dungis, walang pilay, walang sugat. Dahil dapat nga, ang alay ay puro at malinis. Eh kung iisipin nyo po, mantakin nyo po yun, si San Jose at ang mahal na birhen, eh galing pang Nazaret sa Galilea, galing probinsya yan. Halimbawa, galing pang Batangas yan, o galing pang Quezon. Sila nga, naalala nyo, nung unang Pasko, di ba? Naglalakbay sila, naglalakad lang si San Jose, ang mahal na birhen, nakasakay doon sa asno. Ilang araw silang naglalakbay. Isipin niyo yun, kung dala mo yung kalapati, magkakalasog-lasog na yun pagdating sa Jerusalem. Dala mo yung tupa, pilay na yun pagdating sa Jerusalem. Hindi na tatanggapin. Kaya yung mga mag-aalay, sasabihin nila, paano ngayon yan? Paano kami mag-aalay? Sasabihin ng mga taga-templo, sasabihin ng mga taon sa may templo, no problem. Kailangan mo ng kalapati, may kalapati kami dito. Kailangan mo ng tupa, kailangan mo ng baka, meron dito. Ang masaklap, may patong, ang mahal-mahal nung itinitinda nila. At dapat sa kanila lang bumili. Halimbawa, isang araw, magugulat kayo, sabihin ko, o pwede na tayo magtulos ng kandila sa Nazareno. Pero, kandila lang ni Father ang pwedeng itulos yan. Sa akin lang kayo bibili, hindi pwede yung kandila sa labas. Parang ganun yung ginawa sa templo. Ayan, kaya pag narinig nyong nagtitinda na ako ng kandila, pagalitan nyo ako kasi hindi ko dapat ginagawa yun. Pag sinabi ko sa inyo, yung panyulang ni Father ang pwedeng humaplos sa Nazareno, sabihin nyo, paano yun, Father? Wala kaming panyo. Sabihin ko, no problem, may panyo ako. 500 lagot. Pagagalitan ako ng Nazareno. Ganun yung nangyari sa templo. Kasi yung pagsamba, nagiging pang-aapi na rin at panloloko, lalo na sa mga mahihirap. Kaya hindi raw mapaghihiwalay ang pagsamba at paggalang sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Kaya ito yung paalala din sa atin. Hindi mahihiwalay yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Ang isa pang ikinagagalit ni Jesus sa Sareno, akala ng mga tao, yung alay nila, yung handog nila, pwede nang pamalit sa kanilang buhay.
mag-aalay ako, siguro nga iba sabihin niya, ah, baka ang iaalay ko. Eh kasi malaki pala ang kickback. Malaki ang nakukurakot. Malaki ang nadadaya sa negosyo. Kaya akala niya, pambayad utang, pamalit yung handog niya sa kanyang buhay. O baka naman meron na, wag naman. Pag nanakaw ka, tapos sabi mo, oh, mahal na po na, 20% naman iaalay ko sa iyo, kaya absweltuhin mo na ako. Intindihin mo na lang ako. Total, may kaparte ka naman dito sa akin. Mali po yun. Hindi po pamalit ang inaalay natin sa simbahan. Hindi pamalit yung ating debosyon. O, mahal na pong Nazareno, ha? Basta tuwing Biyernes, walang mintis, nandito ako. Pero pagdating mo naman sa opisina, sa tindahan, nang dadaya ka ng tao, pinapatungan mo rin. Nadaya mo yung kiluhan, hindi mo binibigay ang sukli, hindi ka nagbabayad ng totoo. Hindi ka tapat sa asawa mo. Hindi mo pinananagutan ng responsibilidad sa anak mo. Pinagbibili mo ang boto mo. Namimili ka ng boto. Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Sayang lang yung misa natin. Sayang lang yung paglakad mo ng paluhod. Baliwala lang yung taas-taas ng kamay natin, pasana natin, prosesyon natin, kasi hindi pamalit yung alay. Kaya nga, itinaboy na ni Jesus sa sareno yung mga paninda kasi mali din yung pangunawa sa mga alay, doon sa mga tinitinda. Kaya para bagang sabi ni Jesus na sareno, tanggalin nyo na lang ito. Hindi yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko, ang inyong puso, ang inyong buhay, ang inyong pagsunod. Kaya parang patikim po ito nung magiging tema natin sa piyestang darating. Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Baliwala raw lahat ng handog natin kung hindi rin tayo sumusunod. Kaya nga't masdan niyo po ang Poong Nazareno. Naghandog siya ng buhay niya para sa atin dahil sumusunod siya sa Ama. Buong-buo ang kanyang paghahandog sapagkat bahagi dito ang pagsunod. Kaya't ang tunay na deboto, hindi lang paghahandog ang kanyang inaalay, kung hindi ang kanyang pagsunod. Ang tunay na deboto, hindi lang sumasamba sa simbahan, kung hindi maging sa paglabas ng simbahang ito, tuloy-tuloy ang kanyang papuri sa Diyos sa kanyang ginagawang mabuti at pagsunod sa kanya. Napakaganda po. Sinimulan nyo ng magandang araw na ito. Maaga pa lang, nandito na kayo. Kasi gusto nyo maghandog, mamanata, magdebosyon, mag-alay. Ang ganda ng simula natin, huwag nating sayangin. Tuloy-tuloy ito. Hindi ito matatapos mamaya pag nag-antanda na tayo ng krus. Natapos na ang misa. Tapos na ang misa, pero hindi pa tapos ang pag-aalay natin sa Kanya. Ang gagawin natin mamaya dyan sa labas, ang sasabihin natin mamaya sa labas, ang mga pipiliin at pupuntahan natin mamaya sa labas, bahagi pa rin ng ating paghahandog at pag-aalay. Nawa, katulad ni Jesus Nazareno, maging dalisay, maging kaaya-aya ang ating alay sa Ama. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami sa inyong templo at tahanan upang maghandog at mag-alay. Patawad po
Kung minsan akala namin pamalit ang aming mga sakripisyo at panalangin sa aming buhay. Patawad po kung hindi buong-buo ang aming pagsunod sa inyo na inaakala namin ang ginagawa lang dito sa simbahan ang alay sa inyo. Dalisayin niyo po ang aming puso. Linisin niyo po ang aming buhay gaya ng paglilinis ninyo sa templo. Itaboy po ninyo ang mga masasama, lalo na sa aming puso, upang sa gayoy ang aming maihain, mailatag at maibigay sa inyo ay isang tumpak, dalisay at ganap na pag-aalay kasama ang aming buong buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan at ang ating tugon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahang Katolika naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nanatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama namin sa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mong nilalaman nito. Palakasin mong aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa ang aming mga kamay sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, naghisi-awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Cecilia, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nag-alay din ng Diyos. Hinandog niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kaya tayo ngayon magpasalamat at umawit sa ating Ama sa Langit. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi niyo po sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo kami, sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang nag-alay para sa ating kaligtasan, ang sumunod sa kalooban ng Ama. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement, bukas, November 23, 2024, Sabado, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng maringal na misa sa ganap na ikalima ng hapon at susundan ito ng prosesyon ng Santissimo Sacramento patungong pambansang Dambana ni San Judas Tadeo sa Malacañang. November 24, 2024, Linggo, ang ating maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Hesukristo sa Sanlibutan ay sa ganap na ikatatlo ng hapon at susundan ng prosesyon sa palibid na ating parokya. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Image na Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre ito ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 na ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay naghahalaga ng 80 pesos. Ang oras po ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Ngayon pong araw ng Biyernes, bukas pong ating finance office sa mga gustong bumili. Magsilohod po ang lahat. Manhal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubayan namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa. Upang magmamahal at nagkakaisa, kami magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan nagahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagdasal natin ngayon ang ating mga mahal na yumao, mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang mga pinagkatiwala ninyo dito na ipagdasal sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lupo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit.
Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At kung inyo pong mamarapatin, alam niyo po, kahapon, November 21, ay ginita ko po ang 2 taon na po mula nang ako'y italaga ni Cardinal Advincula bilang kura paroko at pastol dito sa Quiapo. Kay bilis ng panahon, 2 taon na po ang nakalipas. At nagpapasalamat po ako sa mahal na pong Jesus Nazareno sa kanyang naghuumapaw na awa at biyaya sa akin. Bagamat hindi po ako karapat-dapat. At maraming salamat din po sa inyo, mga kaparokya at mga kadeboto. Kung alam nyo lang po, kapag nakikita ko kayo, lalo na tuwing Biyernes, lalo na yung mga nasa labas, sa sikat ng araw, basang-basa na sa ulan, at kayo na nagsisiksikan dito para lang maipahayag ang inyong pananampalataya. Kayo po ang nagtuturo sa akin. Kayo po ang naggagabay sa akin palapit sa Poong Nazareno. Kaya sa 2 taon na paglilingkod, maraming salamat sa mahal na Poong Jesus Nazareno at maraming salamat sa inyo at patuloy tayong maglakbay na lumalago ang ating pananampalataya upang sama-sama tayong mag-alay na tunay na handog sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya muli po, salamat sa patuloy na paglalakbay at sama-sama tayong magbigay papuri sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya pagdasal niyo po ako, sana bago kayo umuwi, kahit isang Ama Namin lang o isang Abaginong Maria, malaking tulong na po yun sa akin upang ako'y maging banal at tapat na pari. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.